July 19, 1994, isang 15-anyos na Pilipina ang yumanig sa buong mundo. Isang inosenteng dalagita na nangarap ng maginhawang buhay sa ibang bansa. Subalit kapahamakan ang naging kabayaran, si Sara Balabagan. Naging laman ng pahayagan, radyo at telebisyon ang kanyang pangalan dahil sa umano'y kasong pagpatay sa Arabong amo na ilang beses siyang pinagtangkaang pagsamantalahan. Matapos ang mahabang paglilitis at halos 2 taong pisikal na kaparusahang dinanas, kabilang na ang pagkakabilanggo. Umuwi siya sa bansang sinilangan at hinirang na bagong bayani, hindi lamang ng sambayanang Pilipino, kundi maging ng buong mundo. Subalit, sa kabila ng kaliwat-kanang karangalan at iba't ibang alok sa showbiz, hindi kaligayahan ang naramdaman ni Sara, kundi labis na kakulangan sa kanyang pagkatao. Na-achieve ko man yun, naranasan ko yun, pero hindi ako naging kumpleto. Ang pakiramdam ko, honestly talaga, ay miserable ang buhay ko. Kahit saan ako pumunta, kilala nga ako, Sara Balabagan. But then, ang naririnig ko, sasabi na, di ba siya yung nakulong? O di ba siya yung nakapatay? Para sa akin, may disadvantage yung pag-uwi ko dito na nakilala ako. Pag-uwi ko ng bahay, ayun na naman. Nalulungkot na naman ako, maawa na naman ako sa sarili ko. Punong-puno talaga ako ng galit. Unang-una dahil nga lumaki ako sa hirap, nakita ko yung nanay at tatay ko lang, magulo lang, nag-aawal. Hindi ko naranasan yung pagmamahal. Tapos nag-abroad ako, eto ako, magsisikap ako para sa pamilya ko. Pero eto na naman itong amo ko, gusto akong pagsamantalahan. Dumating sa point na talagang puro na ako galit. Yun yung dahilan ng depression ko. Puro na ako galit, wala akong tiwala sa mga tao. Ayoko magtiwala dahil feeling ko baka gagamitin naman ako. Dumating ako sa time na talagang naging violente ako, even sa husband ko, sa sarili ko, even sa mga anak ko na napakainit ng ulo ko sa kanila. Sa kanila ko na ibubos yung galit ko. Kaya puno ako ng sama ng loob noon. Kaya din siguro dumating sa point na yun, nga yun noon, hindi na ako naniwala sa Diyos dahil nga sa mga naranasan ko. Gusto ko matapos na yung buhay ko para matapos na yung paghihirap ko hanggang na-meet ko si Ate Dulce na naglakas loob. Kasi dati, walang naglalakas loob na mag-share sa akin. Dahil alam nilang Muslim ako . Pinakilala niya sa akin yung pastor na kaibigan niya, si Pastor Gusty Maribuho. Siya yung nag-share sa akin about Jesus. Alam mo, abang nagpa-pray kami, parang challenge ko lang yun. O sige nga, kung ikaw talaga ang Diyos, Jesus, sige, pagalingin mo ako. Tanggalin mo itong bigat no, itong, at punuan mo itong kakulangan na naramdaman ko. Nung pagdilit ko ng mata ko, grabe. Iba yung naramdaman ko, ang gaan ang pakiramdam ko. Naghanap pa ako ng nagmamahal sa akin, pero ito na pala yun. Si Jesus Christ, magbula ng pinanganak ko, inalagaan niya ako. Talagang kinabayan niya ako, na hindi ko lang alam. Kasi isa sa una-una ko natutunan din is yung mag-forgive. Pinatawad ko yung mga magulang ko, and yung amo ko. Umihingi ako ng tawad sa Panginoon, sa mga itinanim kong galit. Pinaka-importante na natutunan ko magmahal. Especially sa mga anak ko. Dati ginagawa, responsibilidad ko kasi nanay ako, na anak kita, ganun lang. Pero hindi ko na ipakita sa kanila yung, o naiparamdam yung totoong love. Yun ang binago sa akin ng Panginoon. Noon, kapag nagsasalita ako, kumbagang tinataas ko sa sarili ko. Kung gaano ako katapang, kung paano ako lumabag, kung paano ko tiniis yung sakit ng palo, kung paano ko natiis sa loob ng kulungan, ganun . Pero ngayon, kahit saan man ako mapunta, wala akong sinasabi o tinataas kundi ang pangalan ng Panginoong Jesus. Dahil siya naman talaga ang karapat-dapat na tumanggap noon. Ngayon ko lang na-realize na kaya pala pinayagan ng Panginoon ang pagkakulong ko. Kasi doon mag-offend yung mind ko. Ang dami kong maling ginawa sa buhay ko. Ang dami kong kasalanan ginawa sa buhay ko. Pero yung mga yon ay ginamit niya para lang makita at ma-assure ko yung message na gusto niyang iparating sa ibang tao. Yung noon na ayaw kong sabihin na ako si Sara Balabagan, pero ngayon, nagagamit ko para mag-glorify ang Panginoong Jesus.